tumawag sa GCash Customer Service by dialing 2882 na hindi na di-disconnect. Please continue to watch. Tuturo ko sa inyo kung paano yun gawin. And don't forget to click the subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. Hello guys! Welcome to my channel. So, meron akong isa-share sa inyo kung paano tumawag sa GCash customer service para makapag-complain or makapag-request tayo ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa GCash app. Kasi may nangyari sa akin last week. So, nagkamali ako ng pag-send ng pera. Instead na number 2 yung nilagay kong number, sa pagsasendan ko ng pera, nalagay ko is number 3. So, tinawagan ko yung tao. Niloadan ko siya, kinausap ko siya kung pwede bang ibigay yung pera, pero medyo hesitant or medyo challenging para sa kanya na ibigay yung pera. Kesa wala daw siyang time, kesa wala daw siyang load, kaya niloadan ko na. Pero wala pa rin eh, inabot kami ng ilang oras. So ang nangyari, I decided to call GCash na para naman matulungan ako sa issue ko na to. Ayan, so dahil hindi nga tayo sinwerte dun sa pakikipag-usap natin dun sa tao, I decided to file ticket na lang dun sa GCash, and sabi nila mag-submit daw ako ng parang evidence or proof na talagang ako yung nag-transact or nag-process, and sinubmit ko sa kanila including a video, screen recording pa. Kaya lang nakaka-frustrate kasi after ko mag-send ng mga evidence, nag-reply sila sa akin na kailangan daw nila ng another proof. So yun nga, another proof daw na naka-include yung date and time and then yung confirmation. Nainis lang ako kasi sabi ko, hindi, wrong transaction siya. So paano ako magkakaroon ng confirmation number? And dumating pa ako sa point na parang nag-rant na ako sa kanila, na parang nainis na ako. Ayan, nag-send ulit ako ng video and images as a reply. And ayan yung pag-rant ko sa kanila. Kakatawa lang talaga, super. And pero yun nga, also after a couple of days, ayan na, successful na siya. And on this video guys, tuturuan ko na kayo kung paano tayo magtatawag sa GCash customer service. So ang ginawa ko, una nag-search ako kung paano siya gawin sa and sabi sa akin ng GCash support, kailangan ko lang daw tumawag sa 2882. So kung makikita niyo diyan sa ano, sa video na yan, later on makikita nyo, nag-dial ako ng 2 beses sa phone ko, pero lagi siyang nahahang up. Hindi ako nakakakuha ng representative for some reason. After ko i-click yung 1, or minsan hindi pa ako napupunta dun sa pag-click ko ng number 1, which is yes or agree, dun sa sinabi ng automated system, agad-agad nade-disconnect siya. And to the point na nagpa-load pa ako and all, and hindi ko na talaga alam yung gagawin ko, lalo na iniisip ko talaga baka gamitin pa nung tao yung pera ko na kailangan ko pa, na kailangan ko talaga, you know. So ayun nga, I tried twice to call 2882 bago ko siya i-let go. So ayan, kung makikita niyo sa screen, again dial ulit ng number para hopefully na makuha ko yung representative or customer service nila. Kaso hindi talaga eh. Kahit nag-dial na ako ng ilang beses, waiting on the queue, dyan sa, ano, sa video, hindi nyo siguro maririnig yung recording, hindi siya na-capture, pero dyan nagsasalita na yung automated system nila, and in-ask niya ako kung nag-a-agree ba ako na gamitin yung information, and ayun, after nun, na-disconnect na siya. So, heto na nga guys, ituturo ko na sa inyo kung paano tumawag sa GCash customer service para kung nagka-problema kayo sa GCash nyo, meron kayong hindi na-receive na pera or nagkaroon din kayo ng problem tulad ko, you can call them directly and you don't have to file any ticket na dun sa app nila. So yun na nga guys, kinlik ko lang or denial ko lang yung 2882, which is yung hotline number nila, and then naghintay ako ng automated system para i-route niya ako sa customer service nila. Pero usually nagda-drop yan, lalo na pag maraming calls in queue, hindi ka nila hinahayaang tumawag sa customer service nila. So kinlik ko lang yung number 1 after nyan, and then meron akong nilagay na phone number.
please take note of the phone number na nandyan sa screen kasi yan yung secret para makapag-connect kayo sa customer service nila. Ayan, so it's 0977-2039-729. Yan yung phone number na i-add mo after mong i-press yung 1 para i-connect kanila sa customer service nila. And then after nun, makinig ka sa automated system kasi tatanungin ka nila kung ano yung concern mo or issue mo. Bakit ka tumatawag sa GCash? So, in my case, ayan nga yung nangyari. Nagkamali ako ng pag-cash-in and cash-in transaction and na-transfer ko siya sa ibang phone number. So, ayan, after kong i-press yung 2 and 2 dun sa huli, ang sabi sa akin ng automated system, i-coconnect na niya ako sa customer service, which is yun nga yung nangyari. Naghintay lang ako ng mga siguro 5 or 10 minutes kasi mahaba yung queue nila dyan. Nag-ada pala ako ng 3. And then, after nun, may nakausap na akong representative and sinabi ko nga yung issue ko. And ang nangyari guys is sila yung tumawag dun sa tao mismo. Sila yung tumawag dun sa tao and sila yung kumausap para ibalik ng tao yung pera ko sa aking GCash account. Hindi ko alam kung anong sinabi nila pero sinabi ko yung scenario, sinabi ko din na niloadan ko yung tao na yon. And yun nga, nag-text yung tao, sabi niya ibabalik na niya. And siya pa yung humingi na sorry guys. Pero okay lang yun guys. What's important is okay na siya. So after ko maghintay or after kong kausapin yung GCash representative, siguro after mga 2 to 3 hours, nag-text sa akin yung tao and sinabi niya na ibabalik na niya yung pera. Yay! And so heto na nga, solved na siya kasi nabalik na sa akin yung pera ko. Here's another tip guys para sa inyo to. Please continue to watch until the end. Thank you!